bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Judit Estrada Larino. Yes, hello, hello, hello! Magandang gabi ng biyernes ng bulte. Sa inyo mga kaibigan, welcome po sa ating programang Dear Ate Juday at TGIF, no? Thank God it's Friday and thank God for every day. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judit Estrada Larino, hanggang mamayang 9:45 ng gabi para po tayo magkakwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Aba, syempre, looban ho, no? Mamayang second part ng ating programa, makapiling natin ang ating resident coach na si Coach Veronica Mendoza Padua. Ayan. Ano na naman kaya ang ibibigay sa ating topic or bahagi ng kanyang session itong i-share, no, ni Coach Veronica Mendoza Padua. Pero for the meantime, mga kaibigan, alam kong kayo ay nasa magandang kaligayan. Aba, syempre, baka yung iba dyan nagsisiesta. Aba, isama niyo na rin kami sa inyong siesta, lalo na tomorrow ay weekend na, no? At wala na munang trabaho, usaping trabaho, no? Wala na munang kung ano-ano may kinalaman sa ating trabaho dahil family tayo. Oo, simula ngayong gabi, oo, hanggang Linggo. Hindi ko naman sinasabing wala tayong pag-intindi, no? Yung ating, kumbaga hindi natututukan ng family matters, ayan, pag weekdays. Pero syempre, mas tutok ka ng Sabado at Linggo, no? Dahil wala namang pasok, naka-day off ang lahat. Anyway, mga kaibigan, ako. Oo, bago tayo lumawig sa ating programa, dakuan po muna natin ang ating segment na nasusulat. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Gawa, Jess 15. Yan po mga kaibigan, ang ating pagmumuni-muni gabi-gabi dito sa ating programang Dear Ate Juday. At syempre pa, oo naman, ayan. Nice po nating i-welcome kayo sa first part ng ating programa. Uy, oo, dun sa mga nanonood sa pamamagitan po ng IZTV, maraming salamat po. Ang aming pong patuloy na lambing na i-scan nyo lamang po, no? Patuloy ang inyong mga digiboxes, yung inyong mga channel sa digiboxes ninyo para makita nyo ang IZTV at kung ngayon kayo mag-i-scan, aba, ang swerte nyo. Kung makikita ninyo, kanyang lingkod, Judit Estrada Larino. At syempre, salamat sa mga nakatutok po sa pamamagitan po ng Facebook page ng DWIZ and of course sa YouTube channel po ng DWIZ. Maraming salamat po. Mamaya isa-isain ko yan ha. Pero, for the meantime mga kaibigan, nais po muna nating saglit, ha? Guys, muna nating batiin ng happy birthday si... Oh, belated na to. Parang kahapon pa to. Nakagtaan ko kasi pasensya na. Ate Maru, pahati Sarne. Oh, ang kanyang hobby. Happy birthday kay Kuya Leo Sarne. Ayan. At today, happy birthday kay Ameline Estrada Badillo, ang aking pong pinsan na nandyan sa... bandang Bulacan. Ayan. Si Bibi ang tawag namin sa kanya, Bibi. Si Ameline. Si Ameline Estrada Badillo. Ayan, ingat ka, insan ha. And of course, happy birthday and congratulations din sa isa sa aking mga kaibigan at nakasama rin dito sa DWIZ, no? Si Reyes Perez. Happy birthday sa iyo, Reyes, at congratulations dahil nakapasa po siya sa civil service. Ayan, tuloy-tuloy na ang kanyang magtatrabaho sa gobyerno. O, kailan naman ang gala at kailan din ang blowout? Yun ang inihintay ko, no? Kailan mo naman ako. Joke lang. Ayan, so enjoy nyo yung inyong birthday. Uy, meron pala ngayon, anniversary naman. Ilang taon na ba kayo, Kuya Winner? Ay, si Kuya Winner Contihino at si Madam Evelyn.
Ayan, Evelyn Leon Chocantinino, ayan. Happy anniversary sa inyo. At sana'y magtagal pa kayo hanggang gusto mo. Yung inyong relasyon. Diba? Oo, basta lagi natin ipapag-pray yan eh, no? Nilalob naman na ating Panginoon yan, no? Happy birthday din! Oo, ito naman, on a weekend, nasa Sunday. Oo, ay, ang bongga naman talaga eh. Oo, so gusto ko nang i-advance ang aking birthday greetings kay Red Jasper Maglalang. Ang ganda ng pangalan, aka Red. Ang aming napakagaling na traffic supervisor dito sa DWIZ. Red, kamusta na Red? Ayan, happy birthday sa iyo Red at i-enjoy mo ang iyong birthday kasama iyong family, especially ang iyong loved one. Oo, lalong-lalo na Sunday yan eh. Family bonding talaga eh, no? Oo. At ito po yung aming ipinapaabot ko rin kahapon din ako. Pasensya na dun sa pamilya ni Karen, nakaligtaan ko din. Pero ngayon po ay nais kong ipaabot ang kasama po, no? Ang buong DWIZ family, Aliw Broadcasting Corporation, ang aming pong pakikidalamhati po sa pamilya ni Karen Jose, no, na naging anchor po natin, kapartner po ni Senyor Ray Pacheco, no, sa pagyao po nitong si Karen Jose noong isang araw, noong October 5, no? Oo. Matapos pong atakin sa puso, bagamat mga nakalipas na araw, eh, hindi na rin naman po ganun kaganda rin yung condition ni kalusugan ni Karen, no? So, ang aming pong condolences sa pamilya ni Karen. Doon po sa mga ngayon pa lamang po nakaalam, no, ng nangyari kay Karen eh, siya po, ang kanya pong labi, no, ay nasa Dulce Funeral Homes. Diyan lang po yan, along Abad Santos, no, sa Tayuman, diyan sa may Tondo sa Maynila, no. Ayan, oh, kasi I understand taga Balot Tondo, no, si Karen eh. Ayan, na naging politiko rin si Karen eh, no? Once upon a time. Mm-hmm. O, parang kalagitnaan siguro ng career niya bilang broadcaster, radio broadcaster. Ayan. So, ang aming pong muling pakikidalamhati, pagpapaabot po ng aming condolences sa pamilya ni Karen Jose. Ayan. And so, mga kaibigan, nais nating ipaabot din ang ating pagbati at pasasalamat sa mga nakakasama natin ngayong nakamonitor, nanonood, nakikinig sa ating pong broadcast ngayong gabi dito sa Dear Ate Jedi, TGIF, Tenggal It's Friday Edition. Ayan si Sir Rex. Hello Sir Rex ng Laguna. Maraming salamat po sa inyo. Si Ma'am Ning Absere de Leon, si Ma'am Tizan Roman, si Kuya Jun Bringula, si Sir Ramon Abadillo, si Ma'am Andrea Jong, si Ma'am Susan Jeronimo, si Angela Redaha, kasama si Mama Emma Redaha. Maraming salamat po sa inyo. Si Ma'am Zoraida, si Ma'am Annette Allegri D, si Ronel Sacromenil ng Cavite, si Ma'am Marlene Memaloto, si Kuya Nelson Malinaw. Maraming salamat po. Kay DJ Handsome Hugan. Ayan. Hello sa iyo, DJ. Nandiyan din po si Sir Marlon Benavides, si Sir Norly Santos ng Sampaloc, Manila. Of course, si Ma'am Arlinda Constantino Ebanez. Thank you so much po sa inyo, ha? Oo, ayan si Allen ho ay inilabas ko muna kanina. Kaninang umaga, no? Oo, kudos sa iyo, ha, Allen. Ang galing ni Allen. Nag-cover ho siya dyan sa San Juan Elementary School, ano, para ho dun sa pamamahagi ng mga benepisyo ni San Juan Mayor Francis Zamora sa halos 700 guro sa public schools dyan po sa lungsod. Ayan, bilang yan po ay pagkilala na rin sa kabayanihan ayon dito kay Mayor Zamora, no, ng mga guro na nagsakripisyo lalo na nitong pandemya para ho ma-impart lang, no, maturuan, patuloy na maturuan ang mga estudyante dyan sa lungsod ng San Juan. And may health kits pang pinamigay din si Mayor, ano, ayan. Alright, oo, ito si hello kay Sir Nestor, of course, Nestor Doria. Nagtaka pa ako sa aking ano, listahan. Sir Nestor Doria, kay Sir Marvin,
Estigoy, of course, kay Sir Martin Aliling ng Imus Cavite, kay Ma'am Aileen Giang Castro ng Dubai. Salamat po sa inyo. At syempre, oh, hello at thank you very much sa pagtutok din ng aking ninong forever, si Justice Alex Quiroz, na hindi lang ho naka-monitor sa mga programa din ng DWIZ, ano, kundi sa pagbibigay din ng daily morning prayer. Ayan, sa akin lagi siyang nagsisend. Thank you so much, Ninong. And of course, kay Ninang Evelyn, ng kanyang wifey, Evelyn Quiroz. Ayun. And so mga kaibigan, yan po ay unang bahagi pa lang po ng ating programa. Uy, patuloy tayong mag-ingat ha, dahil may mga iba pang mga sakit, lalo na ngayong talagang taglamig na, no? So ingat-ingat tayo ha, lagi po tayong mag-face mask. At kung maiwasan din lang na huwag nang pumunta sa mataong lugar, edi mas mabuting mag-stay na lang sa bahay or pumili ng sa tingin nyo ay safe na lugar. Basta don't forget your face mask, your alcohol, yung inyong, kung meron kayong maliit na liquid soap, no? Para once in a while, eh, makakapag-hugas kayo ng inyong mga kamay kung kayo ay mag-CCR, kung kayo ay nasa labas, ano? Alright, ingat po tayong lahat ha, mga kaibigan. Uy, hindi pa tayo tapos ha. Oo, unang bagay pa lamang po yan ng Dear Ate Jedi Friday Edition. Sa ating bugbog babalik, aba, eh, sana makontak natin loobin itong si Coach Veronica Mendoza Padua para sa panibagong session po dito sa Dear Ate Jedi. Diyan lang po kayo, huwag po kayong alis. Magbabalik po kaagad ang ating programang Dear Ate Jedi makalipas lang po ng ilang paalala. Ate Juday. Yes, balik tayo mga kaibigan sa ikalawatuling bahagi po ng ating programang Dear Ate Juday on a Friday night. Of course, sabi ko nga ho sa inyo, aba, ang swerte natin talaga, no? Makakasama ho natin ngayong gabi dito sa ating programa ang ating resident coach, Veronica Mendoza Padua. Coach, good evening! Hello, naririnig ba ako, Ate Juday? Yes, go ahead, Coach. Kamusta ka naman? Good evening po sa inyong lahat. Medyo may kabisihan itong mga... I know, right? Oo. Maganda naman talagang tayo ay busy. Yes. Importante talaga yon. Pag hindi ka busy, para bang kulang ang araw mo, hindi totoo ba? Totoo naman. Lalo na nasanay ka sa maraming ginagawa, no? No? Whatever it is. Mas... Nakapagod tumanga kasi magtrabaho, di ba? Ay, totoo naman. Tama ka dyan, Coach. At kanina, Coach, oh. Sa unang bahagi ng ating programa, sabi ko, ano kaya ang i-impart sa atin o magiging bahagi ng session tonight ng ating resident coach? O ikaw na magsabi, pero Coach. Pero ang lahat, mapagin muna natin lahat ng viewers and listeners natin ngayon. At Ate Juday, yes. Saan kong sabihin sa'yo, ooh. Nag-celebrate pala ang Rizal High School ng 120th founding anniversary. Ay, wow! Oo, so, happy anniversary po! Ate Juday, oo, it coincided with the teacher's day. Ay, wow! So, saktong-sakto! Kami. Yes, double celebration ng Wednesday. Ayan, kami nag-sumba. Ay, bomba. May mga games kami, no? Tama pala, Coach, no? Hindi nyo makakalimutan ang anniversary ng Rizal High School. Kasi, dahil... number two talaga ang aming founding anniversary. Pero, nagsabay na namin ng Teacher's Day. Actually, Teacher's Month. Teacher's Month, pero, right. Pero, oo, ginawa na natin October 5 pareho para isang celebration na lang. Oo. Sinasasalamatan natin siyempre yung Rizal High School faculty officers for spearheading the celebration. Of course, siyempre lalo na tulong ng admin natin, ano, si Principal Richard T. Santos. Ay, hello. Opo. Siyempre yung mga head teachers, subject group heads, admin, si Ella, yung secretary ni Sir Richard. So yung mga... taong nakatulong sa atin for the celebration. Congratulations po sa inyo. Ayan. Oo. Ang bongga. Diba?
ang tagal-tagal ng institusyon ng Rizal High. Rizal High School. Grabe, no? 120? Oh, oh. 120? Anyway, yun na. Oh, no, oh. Enjoy nyo lang yung inyong, ay na-enjoy nyo na inyong celebration, coach. Pero tuloy-tuloy naman yan eh, diba? Oh, di. Ito ay Teacher's Month. Oo. Ibig sabihin, month long. Mm-mm. Ano bang profession ang sineselebrate yung kanilang araw or kanilang moment or yung contribution ng isang buwan? Eh, dapat nga hindi isang buwan eh. All year round yan, coach eh. Kasi kung walang guro, walang matututo, walang magtuturo, walang estudyante. Oo. Madaming sacrifices ang mga teachers. Right. Na, no? I agree. Mm-mm. Lalo ngayong panahon ng pandemic. And also, Ate Jodai, yes. Ang rosary naman ay kahapon nagdaos kami ng meeting, ano? Mm-hmm. Maraming ilalatag na programs ang Rosary Club. Pero yun nga, iniisa-isa lang namin sila ngayon. Uh-oh. At malalaman natin sa mga susunod na araw kung ano pang i-offer ng ating Rotary International, no? Mm-mm-mm-mm. And so, yes. Ating topic last time, happier, no? How to be happier. Oo. Happier ka na ba ngayon? Oo. Lagi naman akong happy, coach. Yes. I always Uh-oh. Choose to be happy. Correct. Dapat lang, di ba? Hello! Tama. Oh, di ba, coach? Oo. Inspired by you always. Oh, di ba? Oo. It's a mindset, actually. It's Ayan. Tama, being coach. Happy is a mindset. Oo. It's also a lifestyle. Oo. So once you get used to it, mm-mm. ay may imbibe mo na yan. Pag naging part na ng DNA mo yung happiness, no? Kahit hindi ka talaga masaya, happy ka pa rin. Ang cute. Well, actually, sadness is part of life, yeah. no? Mm-mm. Pero do not dwell on it. Mm-mm. Sabi ko nga, di ba, daanan nyo na, huwag yung tambayan. Tama! Plus, if you do that, you'd be miserable for a long, long, long time. Ilang taon ka pa lang, ilang taon na lang ba ang mabubuhay tayo sa mundo? Pero dapat hindi natin payagan yung ganyan, di ba? That is actually, that Mm-mm. will be your biggest regret in life. Uh-oh. The moment you spend the many years, months you spend being sad. Mm-hmm. When actually life would be beautiful. Yeah. Oo. Mm-hmm. Yung mga panong iniyakan mo, ayan, makakarelate naman yung listeners and viewers natin, no? Uh-uh. Iniyakan mo, uh-uh. you had sleepless night, tapos malungkot ka, iyak ka lang ng iyak, nagmukmuk ka. For years, because of a lost love. Yeah. Alam mo, pag naka-recover ka na, you'd realize, bakit nga pala ako ginawa yan? I mean, bakit nag-spend ako ng ganun katagal? Mm-mm-mm-mm. No? Mm-mm-mm. Or in fact, if I just parang adopt that mindset no, na, well, things happen and there are reasons. Uh-oh. Even if there's no reason, mm-hmm. things happen. Yes. Okay? Period. Uh-oh. The sooner you accept that, mm-hmm. the faster you'd recover. Ganyan talaga emotions yan, lalo na pag mm-hmm. ito deep ang emotion. And so ngayon, Ate Judah, yes. madami-dami na tayong tips na binigay, ano? Oo. Ituro naman natin sa kanila yung mindfulness. Mindfulness. Ano ba yung mindfulness na to? Ito yung parang when you can actually meditate, mm-hmm. no? Pag sinabing meditate, ang nire-require nila or parang lagi natin naiisip ay yoga, no? Oo nga. But it's not naman always, ano? It's not always yoga. It could be other things, no? Uh-oh. When you actually read the Bible, mm-mm-mm-mm. that's also considered as meditation pa rin naman. Yeah. Pero bakit ba important yung being in the now? Okay? Mm-hmm. Yun ang tawag nila dun sa mindfulness eh. Being in the now. Yung parang mindfulness is like yung lahat ng senses mo is very active. Parang mm-hmm. gumagana lahat. Mm-hmm. And then, parang na masyadong matalas yung pang-amoy mo. It's like when you go to a garden, okay? Uh-huh. When you walk the garden, pumunta ka doon, naaamoy mo yung bulaklak. You stop and smell the flowers, no? Napaka-distinct ng amoy niya.
yung itsura ng petals niya, mm-hmm. kitang-kita mo din talaga siya. You get what I mean? Yeah. Mm-hmm. Kasi sa panahon ngayon, hindi na natin napapractice yun eh. Bakit? Ang bilis-bilis ng oras. Correct! Pag totoo. Sa city lalo, para bang umupo ka lang, no? Mm-mm. Uy, nawala. Coach? Umupo lang siya. Anyway, no, saglit, mga kaibigan, ha? Oo, sige. Babalikan nun natin si Coach Veronica Mendoza Padua. Pero magbibigitaan lang muna tayo, no, sa ilang bang paalala mula po sa ating himpilan. Magbabalik po kaagad ang ating programang Dear Ate Juday makalipas lang po ng ilang paalala. Dear Ate Juday. Balik tayo mga kaibigan. Hala, yung ating second part, naging third part na. Ayan. Balikan na natin ang ating resident coach, Veronica Mendoza Padua. Yung sinasabi mo, coach, no, na pag-upo mo lang, parang ang bilis-bilis ng panahon, lalo na kung ng oras, lalo na kung talagang busy ka eh, no? Mm-mm. Mm-hmm. Yes. Yun nga yung sinasabi natin na para bang yung hindi natin nasusulit yung araw. Yes. Or oras. Because we are so full of ourselves. And masyadong hectic yung schedule natin. Mm-mm. Yung calendar natin punong-puno. That there's wow. no time for me time. Busy talaga, no? Oo. No time for me time. Mm-hmm. So, kailangan natin ng mindfulness exercises, no? Meditation siya. Uh-oh. To focus on being intensely aware of what you're sensing and feeling in the moment. Yun yung sinasabi ko na kung nandun ka sa garden, naaamoy mo talaga very, parang napakalapit lang nung lahat ng scent mm-hmm. na sasagap mo, lahat ng parang flowers yung itsura na nakikita mo. It's similar to like what I used to say, diba before may sinabi ako yung you always have to go to your happy place. Mm-mm-mm. Imagine your happy place. I remember sharing my happy place as some a place where there's a lot of flowers. Uh-oh. Sunflowers, no? Mm-hmm. Tapos mga daffodils. And then, mainit. Masikat ang araw, no? But it's not so hot on the skin. You get what I mean? It's very light, pero hindi mainit yung tama ng araw sa skin. Mm-hmm. And then, may maliit na hut. Hut where you can rest and you can cook. Uh-oh. It's very, very small lang naman. Uh-oh. Tapos ang area niya. That's my happy place, no? When you close your eyes and you can imagine how it looks like, actually, it's enough to refresh you. Ako sa akin nare-refresh ako eh. If life is full of tension, maraming stress, maraming iniisip, ginagawa, I take 5 minutes, no, to close my eyes and visit my happy place. Mm-hmm. Pagka pumikit ako niyan, alam na nila na medyo nagre-relax ng konti. Oo. So hindi dapat istorbo. Hindi, I mean, yung... Saglit lang naman siya. Pero napakabilis naman din kasi ng oras eh. Di ba? Pero maganda kasi, there's no substitute to actual going to that place. Yung tawag naman natin, di ba, forest bathing. Before, na-discuss ko na rin sa inyo yun. Kung makapunta ka naman, mas maganda. Pero kung hindi... just being intensely aware mm-hmm. yung ano na sa sense mo, ano na feel mo the moment, no, it's already okay. Minsan naman emotions, Ate Juday. Mm-hmm. Kunwari, is it fear? Is it anger? Is it sadness? Oo. May mga kasi tayong nararamdaman na hindi naman natin dapat na i-interpret or i-judge. Okay? Mm-hmm. But you have to name it. Kailangan, pangalanan mo yon, no? Mm-hmm. So, kung nagagalit ka, sabihin mo nagagalit ka.
You do not deny your feelings, no? So, dapat walang self-denial. Kung ano yung nandyan at nangyayari, yun ang totoo, tanggapin mo. Oo. Eh, paano yun, coach? Minsan mahirap yung ganun eh. What do you do? Well, ikaw lang naman yun. If naman natin sinasabi na when you're with, if you're with someone and you're so honest about it, you can say, nagagalit ako sa'yo. Dahil... Okay? Uh-oh. Or hindi ko gusto yung ginawa mo. That's the different thing. Minsan naman, you don't need another person eh. Uh-oh. Diba? Kung may galit ka, whether it's person or something, just admit na ngayong araw na to, parang yung heart ko ay napuno ng galit. Okay? Just admitting, just acknowledging that feeling without any judgment at all. No? Uh-oh. Without justifying your anger. Or without condemning yourself for feeling that way. Wala lang, just accept that it's anger that I feel. Mm-mm. That's very powerful. And hope that it will be gone. Diba? Hindi, it's not exactly mabilis lang, pero nakukunan siya ng power over you. Oh. Yung mga bagay na hindi natin mapangalanan, correct. It holds power. No, yung mga bagay na deny. Ano ba yan, coach? Na parang ang mahirap, may pagkakataong mahirap talagang i-identify, no? Minsan hindi mo maintindihan din ang sarili mo, di ba? Ayun, yun. Mahirap, tama. Kasi hindi mo maintindihan ang sarili mo, kaya hindi mo ma-identify kung ano talaga nangyayari sa'yo. Di ba, kung ano yung problema mo ba? Yung nararamdaman mo, ha? Physical... And health, reasons. Oo. May mga nararamdaman tayo na baka connected naman sa health natin. Oo. Example, yung pagiging extremely moody, diba? Irritable, na hindi ka naman dating ganon. Oo. Tignan mo muna yung edad mo, kasi kung nasa 48 ka na. Aray ko naman, coach! Wag naman ganyan! Okay, ano ba yan? Starting yun. Oo, baka naman menopausal stage na yan. Pre-menopausal stage. Yan yung kasama yan sa mga nararamdaman, no? Yung mga hot flashes, yung sadali ang bilis mo. Totoo yan. Patawan mo, no? Pawisan ka, dati hindi naman, di ba? Or bigla kang naiirita, konting bagay, naiinis ka na. Oo, diba? Parang... Dati mahaba pasensya mo. May sinasabi ka na agad, ano, lahat napapansin. Yes, minsan kasi... hindi naman siya rooted lang into something really deep, no? Oo. Minsan hindi naman sobrang malalim yung reason. Mm-mm. Hindi nga, pwedeng health reason siya. Yeah. Siyempre, pag hypertensive ang tao, ang tendency talaga irritable din yan. Correct. Madali rin magalit yan. Pero that's a physical condition. Uh-oh. Yan ang dahilan. Mm-mm-mm. For something na parang walang dahilan, na parang hindi mo maintindihan ang sarili mo, you know, if there's a void in your heart, mm-mm. sometimes yung mag-feel lang ng void na yon is God. Minsan ganun eh. Mm-mm. Parang lahat mm-mm. na ginawa mo, you're very successful and all, no? Yeah. You're very popular, you're very successful sa lahat ng aspect. Pero ba't kulang pa? Mm-mm. No? Bakit parang hindi ka pa rin masaya? Wala kang contentment. Oo. Well, it could be a personality disorder. No? Personality disorder na ganyan. Coach, may nagtatanong dito, galing kay, ano ba pangalan nito? Sabihin ko ba? Hindi, galing kay Otep. Ang sabi niya, ang tanong niya, Coach, bakit merong, ano to? May mga, wala pa raw 48, parang ano, mid-30s pa lang tong ilang kakilala ko, ang iinit na ng ulo. It could be stress related. Mm-mm. If you're overworked, overstressed. So walang kinalaman sa hormones mo yan, no? Sa trabaho talaga, coach, no? Pwede rin. Mm-mm. It could also be hormonal. Ah, okay. Meron din kasing ganyang effect yung hormones. Kaya nga, pag there's something different, no, na nangyayari sa emotions mo, sa katawan mo, mm-mm. first thing you do is you go to a doctor. Oo. Baka kasi may medical explanation. If there's none, you check on your psychological health naman, mm-mm. no? Was there any untoward incident that happened? Uh-oh. Did you suffer any trauma? Mm-hmm. Or have you encountered
something that is so difficult to handle. Uh-oh. Is there a challenge that seems to be insurmountable? Uh-oh. Are you being haunted by different dreams, no? Scary dreams, dreams of running, of falling. Grabe. Kasi that could signal something else. Mm-mm. It could be something unaddressed in your waking hours. Uh-oh. Baka may mga issue ka na tinatakasan, sa tayong dinideny natin, na but we need to confront. Mm-mm. Minsan nga kasi, di ba na nakwento ko na rin before sa'yo, hinahabol siya ng ghost, ano? Yeah. Tapos natakbo, takbo siya ng takbo. Takbo ka ng takbo, kahit saan ka pumunta, nandun siya. Mm-mm. You know what to do in case you have that kind of dream? Uh-oh. You face the ghost, no? Face the entity. Harapin, wag mo siyang takbuhan, harapin mo siya. And you know it goes away. Oh, kailangan pala malakasin ang loob mo sa ganyan, coach, no? Tapos may nagkwento, no? Oo. Naku, coach, nung hinarap ko, sinakala ko. Lalo kang natakot. Pero sinabi mo, ay sana hindi ko na lang hinarap, tumakbo na lang ako, baka nakaligtas pa ako. Naku, nakakatakot yun. No, but scary as it may seem, no? Oo. Yan yung something na hindi mo hinaharap, no? Mm-mm. Yun yung something na you have to confront. Yeah. No? Ibig sabihin scary. Masyado siyang mabigat for you. So, correct. Check your lifestyle. Uh-oh. Are you overworked? Are you overstressed? Naku! Or substance abuse, alcohol beverages consumption. Mm-mm. Coffee, 10 times a day. Uy, ala, grabe. Kabahan ka na. Substances kasi produces nagkakaroon ng chemical imbalance din sa brain. If too much of something, ano, too much alcohol, too much coffee, mm-mm, meron ding effect yan. Lahat ng sobra. Apart from drugs, ha? Apart from drugs din. Ano. So, you have to do and ask yourself this questions, no? But if you're not contented, there could be a void. There's a void in your heart that only God could probably fail, no? Ibig sabihin, find, yun yung sinasabi natin na baka naman kasi you have everything. Have you shared what you have to other people? Uh-huh. Baka yung root ng unhappiness mo is because parang whatever blessings you have, you take it as your own and then you do not give to others. You do not share? Kasi sharing is not only just caring, but it gives you tremendous happiness. Oo naman, totoo. Iba yung feeling din talaga na coach, no? Kaya di ba sabi natin, increase virtues eh. Mm-hmm. What we recommend to those who are sad, who are in despair, and who seem to be depressed, is to reach a hand, no? To help out somebody who is also suffering. It eases your own. Mm-mm. Diba? Oh. And then, when you give, it gives you tremendous joy. Baka naman kailangan mo lang maging generous, no? Baka kailangan mo lang tumulong sa kapwa mo. Kailangan mong magkaroon ng, ano ba yun, coach, kaunting malasakit sa kapwa, no? Meaning. Kasi, siguro kulang sa meaning. Ano bang meaning ng buhay ko, ano? Parang kulang sa meaning. Mm-mm. Why is it that you seem to have everything, pero hindi pa rin enough, you know? Mm-mm. Kaya nga sabi ko sa'yo, it could be that or it could be a personality disorder. Yeah, meron talagang mga personality disorders, ganyan ang isang indication na parang they have everything and still they want more. Mm-mm. Parang they would not stop. Mm-mm. Oo, dire-diretso hanggang sa ewan ko kung saan matitigil. Yeah. Okay, so kasi isipin mo, Ate Juday, why do you have to do that? Ako, bakit kailangan na pumikit ako minsan ng 5 minutes and to go to my happy place? Uh-oh. And breathe. May breathing methods kasi na nakakatulong, no? And then you form images in your head na a lesson to you, no? Something that would give you happiness, no? Uh-oh. Kasi it relaxes the body and mind. Mm-mm-mm. It reduces stress. Correct. Naku. Diba? Coach, ito na lang. Oh, kasi we're running out of time, no? Pero itong huling tanong, tungkol sa happy place na binabanggit mo, no? Galing kay Trina Gonzalez ng San Juan. Hello, Trina. Hi, Coach. How do you create your happy place?
I just don't know, no. Kasi when I was a child, doon nabuo yung happy place ko eh. Mm-mm. Bata pa ako. Whenever I feel sad, because when I was a child, I was a loner. From it. Oo, hindi ako sociable eh. So whenever I feel sad, I just imagine a place where I want to go to. It's inspired by a province. No, ang province kasi namin Pampanga. Yeah. There was a place in Pampanga na nabibisit ko na maraming bulaklak. And then, masarap yung tama ng araw sa balat. Mm-hmm. No? Hindi mainit na mainit, tapos, no? Oh. Yeah. Uh-oh. Tapos nakakakita ako ng mga paintings. Ng mga portraits. That's actually an inspiration too. Mm-mm, na ang specialization nila ay sceneries, ano? Yung ganyang mga sceneries, mga flowers, yeah. mga magagandang plants. Panoramic views. May nakita rin akong painting na gano'n. Mm-hmm. Na parang natanim siya sa isip ko eh. Mm-mm. And whenever I am so stressed out, I will just close my eyes and imagine that painting again. So parang gumaganda na rin yung mood mo. I got it from my childhood. Alam mo yung smell pa ng charcoal pag nagluluto sa uling? Mm-mm. Ang sarap-sarap sa pang-amoy ko. So whenever I parang lagi kang nagugutom, gano'n. Nag-iihaw kasi, no? Na-associate ko siya dun sa home-cooked meals ng lola ko. Ay, wow. Because my lola cooks very well, no? Masarap talaga magluto. Of course, sa Pampangan. Yeah, pagising ko yung amoy ng uling. Iba. Nung wood. Iba nang dala sa'yo. Yeah. Ibang joy, no, coach? Oo, trigger yun eh. Sensory trigger. When I smell something like that, even in Manila, I am reminded of my lola. Mm-hmm. Oo, that's a happy place. Yeah. Oo. Uh-oh. You can get it to anywhere. Actually, the inspiration could be anywhere. It could be a person. Uh-oh. It could be a person, it could be a place, it could be an experience when you're a child. Oo, yung pinaka-pleasant experience mo. Yun. Pero ako talaga, yun ngang smell ng charcoal burning, yung painting that I saw that I cannot forget. So alam mo na, Trina, ha? Anyway, ako, coach, ang ganda ng pinag-uusapan natin kasi happy place talaga, no? Pero pwede natin ipagpatuloy pa yan, ang mapalawig, no? On Monday next week, no? Pero coach, yung iyong contact details para sa ating mga taga-subaybay, no? Sa FB page, ating YouTube channel, and even sa IZTV. Ayan. Yeah, 0960-611-8051 is number natin. And ayan, if you want training for your company or corporations, the John Maxwell way, no, we also offer that through Interchange company, no. We have that Interchange. Ayun. Thank you so much. Get in touch with me and send me a message. Ayan. Thank you, coach. Happy weekend. Salamat sa mga viewers and listeners natin. Always go to your happy place whenever you're stressed out, you're down. It's a lifesaver, actually. And it refreshes your mind, no? It keeps you going. Thank you, coach. Okay, pero babalik din sa reality, ah. Baka oo naman. Nakangiti eh. Baka makita ka namin, nakangiti ka nalang maghapon. Ay, naku. Iba na yun. So, dali ka lang tatambay sa happy place mo. You have to go back to reality, of course. Okay? Uh-oh. Thank you, coach. Ingat ka, ha. Ingat kayo. Happy weekend. Bye, everyone. Happy weekend. Bye. Bye-bye. So, yan mga kaibigan ng ating resident coach. Talaga naman, ano, punong-puno ng positivity na happy place, no? Si Coach Veronica Mendoza, Padua. Nakuhan po muna natin, mga kaibigan, ng ating segment na gabay natin. Balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At dyan na po nagtatapos ang ating episode ngayong gabi ng Biyernes. So natigit sa lahat ang ating pasasalamat sa Panginoong Diyos sa pagkakataon. Salamat din po kay Coach Veronica Mendoza Padua na nakasama natin ngayong gabi dito sa ating programa, bagamat hindi niya araw. Ayan. At salamat sa mga nakatuwang natin dyan sa newsroom, si Nayasin, si Angga, si Drew, si Rashid, si Abby, si Ariam, si Atiya, si John, si Micah, si James, nandyan din, ano? Ayan. At syempre sa ating social media, si Jess din pala, si Jessa, ano? Sa New Center. Sa ating social media, sina Allen, si Jam,
si Elaine at si Jello. Ayan, sa technical, thank you so much. Engineer Fred Balamala, Engineer Daniel Tenko, Engineer Chelo Bingol, Jeric Barreto, Jun Aguba, ang dami, kompleto. Of course, syempre, buong puwersa yan. Si Engineer Renner Contino, maraming salamat sa inyo. Susunod na po ang news update. Makakasama nyo po ngayong gabi si Rashid Locsin. At magsapit naman po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi ang musika at balitaan. Kasama naman po si Patrol No. 3, Bert Mozo. So, happy weekend. Pero for tomorrow, i-plug ko na rin ha. Meron ho tayong SM Foundation 4 o'clock, 4 to 5 p.m. po within Barangay 882. Ayan, SM Foundation Incorporated segment. Naku, maganda. Tungkol ho sa kanilang mga college scholars, graduates. Ayan, sa kolehiyo. Malalaman natin ang maraming detalye niyan sa pamamagitan po ng mga officials ng SM Foundation Incorporated. Pagkatapos po niyan, Ovid PCIC, of course, kasama po ang inyong lingkod at syempre ang may-ari ng programa Governor Ovid Pagdanganan 5 to 6. At pagkatapos din niyan, mag-usap tayo 6 to 7 p.m. with Monchet and Chris Laranjo. And on a Sunday, medyo mag-relax, showbiz, ganyan, habang nagsisiesta. 9 to 10 in the morning ho. Kasama naman po si Jamil Tarayo para sa Showbiz za IZ. At ako po ang inyong lingkod. Ito na, ang inyong lingkod, Judith Esther Delarino. Maraming salamat po muli. Ingat po tayong lahat. At happy weekend everyone. Bye! See you! God bless us all! Dear Ate Juday,